no, 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 no. Blum, blum, blum. Hello guys, welcome back to my channel. And for today's vlog, magluluto tayo ng black rice. For the forbidden rice, and during ancient times, only the emperor were allowed to eat this. Pero sa ngayon, I'm not an empress, pero pwede na akong kumakain dito. Step is, huhugasan natin ng bigas. At it's up to you kung ilang ulit mo ito huhugasan. Pagkatapos, isusok natin siya sa water for 1 hour. Dahil kung hindi, matagal siyang maluto. And the quality of the cooked rice is not good also. And if you ask me why I choose black rice, because this is antioxidant, low glycemic index compared to white rice, almost zero sugar, and good for diabetic patients. And if you are on a diet, this is best for you. That's why I choose this, because this is nutritious. Kasi malayo pa yung isang oras, mag-exercise muna tayo. First is standing up dumbbell workout, then tummy trimmer, and samba dance. Para mawawala po yung belly fats natin. Now I'm back! Kukunin na natin ang ating bigas. And this is the soaked rice. More than 2 weeks na po akong nagluluto nito. So let's start cooking! Ngayon, huhugasan natin ulit. Maliit lang po ang kitchen namin guys, good for one person only. Pag maraming tao, hindi na kayo makagalaw, kaya ayokong may tumulong sa akin dito. Lalo na yung assistant ko kasi tumataba na siya ngayon eh. At magbanggaan lang kami dito kasi ang laki-laki ng puwet niya ngayon. That's true, hindi ako nagsisinungaling ha. And by the way guys, the cost of 1 kilo black rice is 100 pesos. And once you try eating this one, you will observe that your appetite of eating too much rice will change. At kung bakit, kasi mahal siya. Kasi isang subo mo lang, iniisip mo na tag 100 pesos yung isang kilo nito. Ang niluluto kong black rice ngayon ay papaabutin ko ng 3 beses na kainan. Nag-iisa lang po akong kumakain dito. Ayaw ng mga family members ko. Sabi nila wala daw lasa. Yun is 1 cup of black rice, you have to add 2.5 cup of water. At saka yung apron challenge ko ngayon ay nire-revise ko ng konti. Because I'm still fatty. At nakakahiya talaga no. At least I'm trying to dare, hindi ako takot. Kahit nag-overflowing yung body fats ko. And this is also more nutritious compared to white rice because it's not appetizing. Oh, it's ready! Cooking time is 40 minutes. Naku guys, umu-order pala sa online yung daughter ko. This fried chicken is very delicious. Ngayon, tinitingnan ko muna kung naluluto na ba yung black rice. Tandaan you guys, hindi madaling mapanis ang black rice. Tasteless pa rin katulad ng white rice but not appetizing. Usually, I eat 1/2 cup only. Pero may in-order na fried chicken, ginawa kong 3/4 cup. Ko guys, paano na yung exercise ko kanina? Kumakain na naman ako ngayon ng marami. No, 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 no. At hinahati din namin ng bayad at saka yung fried chicken. This is worth it kasi masarap ang manok na to. Pero guys, sa lahat ng bagay, food is very tempting. Hindi talaga ako makatangke. Kailan pa kaya ako papayat nito? Walang bisa yung exercise ko kanina guys kasi kumakain na naman ako ngayon. Ang sarap ng ulam kasi eh. Tara, kakain na tayo guys. Nagugutom na kasi ako eh. Lunch time here at eto po ang aking mga ulam guys. Isa lang po ang kakainin ko nito ha. At saka may binibili naman po akong pag-partner sa aking black rice. Meron pa rin silang sauce. Ito ay San Telmo sauce. Spicy daw ito sabi nila. There is also a gravy and a white sauce. Combine the hot sauce and the white sauce. Tingnan niyo kung anong nangyari sa akin.
Ito yung white sauce, pero pag kinukumbine mo siya sa hot sauce, mas lalong umaanghang, parang masusunog ang aking lalamunan. Di ko nakayanan, super spicy talaga. Now I drink smart si para mawala yung anghang. Naku, ang dami kong nakain ngayon. I eat also apple as my dessert. Thanks for watching!